Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. May nakapagbalita kay Haring David na pinagpala ni Yahweh ang sambayan ni Obed-Edom at ang lahat na nitong ari-arian dahil sa kaban ng tipan. Kaya lumusong si David at masayang iniahon sa lungsod ni David ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom. Naka-anim na akbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ni Yahweh, naghandog na siya ng isang toro at isang pinatabong guya. Buong lakas na sumasayaw si David na naka-epod na linen sa harap ni Yahweh habang dala niya at ng buong sambahayan ng Israel ang kaban ni Yahweh sa gitna ng hiyawan at tunog ng trumpeta. Pagpasok ng kaban ni Yahweh sa lungsod ni David, dumungaw sa bintana si Mikol na anak ni Saul. At na makita niya si David na lumulundag at sumasayaw sa harap ni Yahweh, takot siya rito sa kanyang puso. Ipinasok nila ang kaban ni Yahweh at inilipag sa lugar nito sa toldang sadyang ipinatayo ni David para rito. At nag-alay si David sa harap ni Yahweh ng mga sinunog na handog at mga hain sa mabuting pagsasamahan. Nang matapos ang paghahandog, pinagpala niya ang bayan sa ngalan ni Yahweh ng mga hukbo at ipinamahagi niya sa buong bayan sa bawat lalaki at babae ng Israelita ang tig-isang tinapay, isang hiwa ng inihaw na guya at bibingkang pasas. At nagsiuwi ang lahat sa kanilang tahanan. Mga kapunla, mga kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang magandang araw po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. No? Sana po magandang araw nyo sa araw na ito. Ang ating pagbasa po ngayon ay pagpapahayag ng kadakilaan ni Yahweh sa pamamagitan ng kaban niya na nasa piling ng mga tao, ng mga Israelita ng mga panahong iyon. Ang kaban ng tipan po ay yung salita ng Diyos o ang 10 utos ng Diyos na inilagay sa kaban. At yun ang presensya ng Diyos sa kanila. At ang presensyang yun ay nanatili sa kanila habang sila ay nasa paghahari ni Haring David. Tayo bilang mga tao ay ang ating kaban ng tipan ay tayo mga Kristiyano, ang kaban ng tipan natin ay walang iba kundi ang mahal na Ina Maria. Dahil siya ang unang tumupad, siya ang unang nakinig, siya ang unang gumawa or tumupad sa mga utos, mga salita ng Diyos. At ang kanyang anak mismo na ang ating Panginoong Jesus ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, sa araw na ito, ginaganyak tayo ng Diyos na maging isang alagad, maging isang tunay na alagad ng salita ng Diyos. Ang salitang ito ay si Kristo, ang salita ng Diyos na namumuhay sa atin, sa gitna natin, ay si Jesus, ang ating Panginoon. At paano natin may isa sa buhay yon? Ito ay may isa sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng itinagubilin ng Diyos na si Jesus Kristo. Ano yung mga yon? Mahalin ang kapwa, pag-ibig sa lahat, magpatawad, magbigay ng mga sa mga nangangailangan, at kung ano-ano pa pong mabubuting bagay na itinuro ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang mga apostol, sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na nangaral sa atin. Kaya ipanalangin natin ang bawat isa na makatupad sa utos at mga salita na naputawi sa bibig ng ating Panginoong Hesus Kristo at naway maging ina at mga kapatid tayo ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin pong dalasalin ang itinurong panalangin ng ating Panginoong Hesus Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ng karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanis araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipintulot sa sukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihan, Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.